Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Papaano po ba natin malalaman na ang pera at hindi ang Diyos ang ating pinaglilingkuran? Ngayon po ay Saturday ng 31st linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, tinuya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi kayo maaring maglilingkod ng sabay sa pera at sa Diyos. Ang pera ang ating pinaglilingkuran kung ito ang naghahari sa ating buhay. Pinaghaharian tayo ng pera kung ang lagi lamang nating iniisip ay kung papaano natin padamihin ang ating pera at ang ating mga ari-arian. Nawala na tayong panahon para sa Diyos sa pagsisimba at pagdadasal. Wala tayong panahon para sa iba at wala tayong panahon kahit sa ating sarili. At dahil sa pagmamahal natin sa pera, at sa kagustuhan nating mag-ipon ng maraming pera at yumaman, hindi natin ugali ang pagtulong sa mga nangangailangan. Habang kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, ang Diyos din ang ating sinusunod. Ang Diyos din ang naghahari sa ating buhay. Kaya ang lagi nating iniisip ay kung papaano natin mapasalamatan at papurihan ang ating tagapaglikha. Mayroon tayong sapat na oras at panahon para sa Diyos sa pagsisimba at pagdadasal. Mayroon tayong oras na magpahinga at makikipagkaibigan. Alam natin ang pera ay lumilipas lamang at hindi ito dapat pag-alayan ng ating buhay. Hindi tayo dapat nagpapakamatay dahil sa pera. Ang pera ay gagamitin natin sa paglilingkod sa Diyos, sa paglilingkod sa ating kapwa at sa ating pangangailangan. Kaya muli, papaano po ba natin malalaman na tayo po ay naglilingkod sa pera at hindi sa Diyos? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.